Na upang muli akong magpahayag ng isang katotohanan hango sa kasaysayan ng tao katulad mo na ngayon nakikinig sa akin. Taong namatay na dilat ang mata ay humihingi ng katarungan. At kailanman ay hindi magsasara ito hanggat hindi nakakamtan ang inaasam. Sa katagalan ng panahon at siya'y nakaligtaan, bumabangon ito upang maghasik ng kilabot at lagim at malas lang ng mga buhay na kanyang matatagpuan.
magsisimula ang kasaysayang ito noong panahon ng digmaan. Ngayon mo ipakita sa akin ang tapang ngayon ka. Ngayon! Akala mo'y ikaw lang ang marupit. Tikman mo ngayon ang sakit ng mamatay sa impyerno. Wala nang mapagliligtas sa'yo. Iniwanan ka lang yung mga kasama. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan. Kinulong ninyo ko na hindi ko malaman kung anong kasalanan ang nagawang laban sa inyo. Naniwala ka sa iyong Judas na makapili. Pinaniwalaan niyo siya. Pinarusahan niyo ako. Hindi niyo ako pinakain ng 3 araw at ni hindi niyo ako pinainom. Hindi kasalanan yon. Hindi kasalanan yon. Sumusunod lang ako sa auto. Wala ka ng maraming pang sinasabi. Hayop! Hindi ka na makaliligtas sa kamatay na yun. Kaya kung ikaw ay merong tatawagin Diyos, tawagin mo na. Tawagin mo nga raw. Ayan, tumawag ka. Paano yan? Hindi ko man lang nakita ng mga mahal mo sa buhay. Lalamunin ka na ng putik. Ganun pa man yung napigyan kita ng marangal na libin. Suot mo pa rin ang uniforme mo. Thank you.
Siguro na nag-iinip ka na naman, ano? Tatay Benito, umuwi na tayo. Gusto ko dun sa lola eh. Natatakot ako rito eh. Iya. Hindi ba sinabi ko na naman sa'yo? Walang mangyayari sa atin dun sa lola mo. Mahirap lang siya eh. Hindi katulad ng lolo Abel mo. Dito, nakakakain tayo ng masasarap. Tsaka, siya lang makakatulong sa atin para muli kang makakita. May mga ugat ang iyong mga mata na nagkaroon ng diferensya mula nang maaksidente tayo kasama ng lolo mo. Pero ang sabi ng doktor, may pag-aasa pa na muli kang makakita. At isa pa, sa susunod na buwan, bibigyan na niya tayo ng pera para sa operasyon mo. Kaya mag-taste-taste na muna tayo. Huwag niyo na ako ipagamot. Maraming perang kailangan. At saka, nasanay na akong ganito eh. Hindi yun eh. Gusto ko lang makita na magiging maganda ang kinabukasan mo. Hindi habang panahon na lagi mo lang akong kasama eh. Saan kayo galing? Kinumpo nito yung kotse ng lolo mo. May sira eh. Kausap ko ang apo niyo eh. Bakit ho? May nangyari ho ba? Aalis tayo ngayon din. Iayos mo ang kotse. Ho? Wala ka ng maraming tanong-tanong pa. Bakit nga ba nakalimutan ko ang araw na ito? Ngayon ang kamatayan niya. Alam ko. Kaya lang, ang inaalala ko, baka maulit na naman yung aksidente yung nangyari sa atin noong isang taon. Nas yung naging dahilan ng pagkabulag ni Ana. Bakit hindi natin siya labanan? Hindi natin kaya. Meron siyang sa demonyo. Sa palagay niyo naman kaya, may pupuntahan tayo na hindi niya masusundan. Sa Manila, isa mong narinagin ako. Basta ang importante, makaalis tayo sa bahay na ito. Bakit ba hindi mo pa ilaalala sa akin ang araw na ito? Ginigising ko kayo kangina eh. Lasing na lasing naman kayo. O sige, ayusin mo na ang kotse at ihahanda ko na ang nadadalhin. Lolo, ano ba ang okasyon at pupunta tayo Maynila? Sa kotse ko na paliliwanag sa'yo. Ito eh. Bago malaman ng mga magulang mo, sigurado kasal na tayo. Eh, naligaw na tayo eh. Paano yan? Eh, alam po kasi, pagkatapos ng ilog, mga 10 kilometro na lang, andun na tayo. Ah, alam mong kilometro. Mawag na ako. Matami na tayo mga, hindi, mga dalawa, tatlo na lang siguro. Eh, bakit naman kahit ay isang bahay ay wala dito? Kaya nga, safe eh. Ito lang bahay ni, dito lang bahay ni Uncle Abel eh, nag-iisa lang sa pook na ito. Baka naman masungit yung uncle mo, hindi tayo patuloyin. Hindi, mapait yun. Cowboy yun eh. Eh, tumandang binata. Saan tayo ngayon? Saan tayo? Ben, doon tayo. Tala na, baka abutan pa tayo ng dilim.
sa buhay ay ang lumigayang anak. Wala na lang akong magawa dahil siya'y nakatakda. Pero ang katulad ni Benito na may magandang kalooban ay sa langit ang punta. Ang dalawang ito na tumakas sa kanilang mga magulang upang isakatuparan ang utos ng kanilang mga puso. Ano ang magiging wakas nito? Magpahinga muna tayo, masakit na ako. Huwag ka talaga sanay sa hirap, ano? Konting kilometro pa nalalakad natin, hindi mo na kaya. Tsaka naligaw na ata tayo, ginabi na tayo sa kakahanap ng hinahanap natin. Hanggang ngayon, wala pa rin. Malapit tayo. Yun! Saan? Yun, may nakikita kong ilaw, yun! Titya ko, yun ang bahay ni Uncle Aben. Baka naman hindi! Yun! Tama lang yun! Konting tricks na lang! Ah,
Hotel? 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 Tugay tayo sa likod ng bahay. Tatay Benito? Sino kayo? Akong pamangkin ni Uncle Abel. Galing kami sa malayang lugar eh. Andiyan ba siya? Nakita niyo ba ang Tatay Benito ko? Sino bang tatay mo? Yung nagmamaneho sa Lolo Abel ko. Wala akong nakita. May nakita ka? Wala. Wala. Kararating lang namin eh. Wala akong nakita. Sandali lang ah. Hahanapin ko lang po siya. Gabi na, baka kumapano ka? Kabisado ko naman itong lugar na to eh. At saka pareho lang naman ang tingin ko sa araw at gabi. Pareho madilim. Sini natin. Matutuwa yun kapag nakita ko. Halos isang taon na rin kami hindi nakikita eh. Paano kung lasing? Di ba sabi mo, lagi umiinom yun? Huwag ka mag-alala. Kung bahala.
ang sumagot. Angkel! Angkel! Si Chaco ito! Sinong Chaco? Pasensya na ako kayo kasi naistorbo kayo. Angkel, nagtanano kasi kami. Dito siya, kasama ko. Eh, ikaw naisipan kong lapitan eh. Hindi kasi, Chak. Nagpapanggap ka lang. Niloloko mo ako. Angkel, parang nangyari sa'yo? Ako si Chak, yung anak ng kapatid mong si Jose. Angkel? Buksan mo para makita mo. Silang peres niya sa akin, Angkel. Gusto nilang dalhin si Dina sa States. Kaya itinanan ko na. Gusto sana namin magpakasal. Kahit man lang sa mayor o sa judge. Walang problema. Kaya lang alang-alin ang oras ng pagdating niyo. Bakit alang-alin, no? Papalis ako ngayon. Hindi ako maaaring manatili sa bahay nito. Sa mga oras na ito. Kanina ko pa nga inutusan si Benito para ayusin yung kotse. Nagtataka ako sa kunyetera ng hanggang ngayon wala pa. Baka anak niya yung naghahanap sa kanya. Yung bulag ko? Anak niya yun. Uncle, bakit ganitong oras ang alis niyo? Huwag mo lang itanong. At saka ako na ipaliliwanag sa'yo. Sinabi ko na sa'yo hindi ako maring manatili sa bahay na ito, sa araw na ito. Eh, kung aalis kayo, paano kami? Ang alam ko kasi, kayo lang makakatulong sa amin eh. Hindi, sumama kayong dalawa. Walang problema yun. Pupunta tayo sa Valenzuela. Doon muna tayo tutuloy sa isa kong kaibigan. Yun naman ay pansamantala lang. Isang araw lang. Kinabukasan, pwede kong lapitan si Mayor. O di, mapapakasal kayo dalawa. Ilang taon ka na ba? 26 na. Si Dina, 22. Pwede na. Pwede na kayong pakasal. Bueno. Dalhin mo ito. At hanapin natin ito si Benito. Pag yun may nawawala, nandiyan lang tabi-tabi. Baka nakatulog sa loob ng kotse. Uncle, iwanan natin si Dina? Oo. Eh, maaari naman siya dito sa silid ko ito. Wala nang nangyayari sa kanya. Dito ko lang muna. Papalik ako agad, ha? Basta ang importante ng iha. Paglabas namin, kandado mong mabuti pinto. Pat, marami bang magnanakaw dito ngayon? Mabuti na yung nakakasiguro. Bye na. Ang
Sino yan? Benito! Thank you.
Ama na rito! Thank you.
saan ba pupunta ang masama, kundi sa kasamaan din. Kailan ba nagtagumpay ang kapusukan? Hanggang sa muli.